Again, I'm Sir Speaker, magandang hapon po sa ating lahat at sa pamilya ng DepEd na narito ngayon. So, but before I proceed to my interpellation, Mr. Speaker, gusto ko lang magkaroon ng manifestation dahil tayo po dito sa Kongreso, pagdating ng budget season, pinag-aaralan natin at binubusisi ang mga proposal ng iba't ibang mga ahensya at pinag-aaralan natin ano man yung mga issues and concerns ng ating mga taong bayan na dapat na ina-address. At yun po yung ginagawa ng ating mga kongresista na narito ngayon. At kami din sa Makabayan, talaga pong binubusisi natin. At eto nga po, dalawang linggo na, isang buwan mahigit na tayo ay nagbubusisi ng budget ng ating para sa 2024. Kaya kung meron man tayong in-raise na question on the policy, question doon sa paggamit ng pondo ng mamamayan, ay dapat sagutin ito ng wasto, sagutin ito ng tama, sagutin ito ng hanggang sa kaya ng mga ahensya. Okay? Ngayon lang kasi ako naka-experience, Mr. Speaker, noong ni-raise natin itong confidential fund, ay sa halip na sagutin ng Vice President at Secretary ng DepEd itong mga issues natin sa confidential fund at ilang pong mga issues din na ni-raise natin sa education ay mga personal attack ang naranasan ko mula doon sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So, ang gusto ko lang sabihin, Mr. Speaker, sana naman ay hindi ganun din ang values ng opisina, ng OVP at ng Department of Education. Dahil ito ay, Mr. Speaker, ito po ay trabaho lang. Okay? Wala pong tikunan. Trabaho lang to. Mas grabe pa nga yung nangyayari doon sa ibang mga ahensya, no? Pero they take it as a healthy exercise, itong nangyayari dito sa Kongreso. And lastly, Mr. Speaker, tayo po dito sa Kongreso, 315 tayo. Iba-iba yung ating mga paniniwala. Political belief, religious belief, paniniwala po doon sa mga paniniwala po doon sa mga batas o bills na ipinapasa natin. Pero at the end of the day, we are colleagues. At the end of the day, nirerespeto natin ang isa't isa. Hindi kami nagpe-personalan, hindi kami tumitira ng umaatake ng personal. So, yun lang po, Mr. Speaker. So, may I go on to my interpellation, Mr. Speaker? Last August 18, Mr. Speaker, nagbigay po tayo ng sulat at ang aking pong office ay nagbigay ng sulat noong August 18, addressed to the Department Secretary, yung mga inihingi po nating mga requests, documents, bearing the status and releases, allotments, obligation, disbursements, and balances of the following items. Meron po akong in-identify, Mr. Speaker, na 27 na mga items dito. And secondly, yung inihingi nating requests of copies of the new K-10 curriculum o yung matatag curriculum. At saka yung update doon sa grade 11 and 12. Pero unfortunately, Mr. Speaker, hanggang ngayon, hindi pa ito kinocomply ng Department of Education, Mr. Speaker. Kasi kung hindi ito ikocomply ngayon, so hindi tayo pwedeng pumayag na aprobahan ang budget ng Department of Education kasi itong kasimple na simpleng-simpleng communication ay hindi sinasagot more than a month na, Mr. Speaker. Mr. Speaker, every year copy of the items requested by Her Honor through her letter dated August 18. And the department respectfully requests for time until Friday to extract the data being requested by Her Honor. And then we will submit. Okay, Mr. Speaker, ako po ay nagtitiwala dito sa ating colleague na si Congressman Maricar Zamora na iko-comply ng DepEd on Friday yung ating mga kahilingan. Okay. That is a commitment, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, thank you, Congressman Zamora. So, on budget cuts, Mr. Speaker, alam niyo po, yung binabudget natin sa education ay kulang pa yan kung pagbabatayan natin yung United Nations standard, no? At least 6% po ng GDP ang dapat na ibigay doon sa education. At nakikita natin yung mga budget cuts tuloy. Alam ko, nag-request ang Department of Education ng more than 900 billion for the department alone. Tama po ba? More than 900 billion. It's 954,348,965,000 to be exact, Mr. Speaker. Yeah, thank you, Mr. Speaker. At nakikita natin dito, no, kung ito total natin, Mr. Speaker, yung items na may cuts
aabot sa 15,664,364,000 more or less. Kaya kahit na tumaas ang ano no, kahit na tumaas ang neto o yung net ng budget ng Department of Education mula sa 2023 gaa, ay makikita ang hindi pa rin maganda yung ano no, sasapitin ano ng mga implementation ng projects and activities ng DepEd for 2024. Isa sa napansin ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ay yung computerization program. Noong 2023, meron siyang 11.3 billion. In 2024, 8.9 billion. With a variance of 21.64% or negative 2 billion. So, am I correct, distinguished sponsor? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, thank you po. May kulang siya na 2 billion. So by the way, with this budget po, so ano po yung plano ng DepEd dito? So meron ba dito na laptop or computer distribution to our teachers, schools, and students? Kabilang po ba yan doon sa plano ng computerization program? Mr. Speaker, Your Honor, for 2024, the department has a target of total 103,361 laptops. 34,500 of these will be for teachers, 4,001 for non-teaching, and 64,860 for classroom for students. Okay, so can I have a copy of that, Mr. Speaker? Kasi wala naman dito sa... Yes, we will. Thank you po. Furnish a copy. So hopefully lang, Mr. Speaker, meron na namang bibiling laptop. Meron na naman bibilhing mga equipments. Hopefully lang, Mr. Speaker, hindi na mangyari yung dating nangyari na fiasco dito sa laptop at saka yung iba pang mga nung nakaraan. So paano ba gagawin ng DepEd ngayon ang mga procurement? Ibibigay pa rin ba ito sa PSDS ng DBM? Or you can use your yung sarili ninyong procurement committee? Mr. Speaker, Your Honor, the department is committed to improve the procurement system of the department and to prevent from untoward incidents from happening again. And in fact, the department has created a procurement strand to focus on the procurement of all items to be procured by the department, Mr. Speaker, okay. Your Honor. Thank you, distinguished sponsor. I hope wala na tayong maririnig na overpriced, na kulang po yung specification doon sa prices. So, i-insure po ba ng DepEd yung tamang pag-procure, tamang pagbili nitong mga equipments na ito? Kasi malaki ito, Mr. Speaker, 8.9 billion. Mr. Speaker, the department is committed to improve its procurement service, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Dito po, doon naman po tayo sa basic education facilities, Mr. Speaker, basic education facilities. Sa 2023 yung mga construction, replacement, completion of school buildings, etc. ay meron dito na proposal. So from 15 billion in 2023, tapos naging 33.75 billion. So malaki po yung halos doble po yung ilagay doon sa construction, replacement, and completion ng ating mga, kasi ang DepEd po ang nagre-repair. Yung mga building na mga rooms, ayan po ay DPWH. Tama po ba, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Mr. Speaker, Your Honor, the 33 billion na mentioned earlier is for the whole basic education facilities program. And this, yes, and this includes the construction of the new building and the repair. So these are categorized into several subcomponents, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, thank you po. Pero meron kayong budget na 15.604 billion distinguished sponsor for this year. So what is the status of the utilization? Kasi po nakaikot po ako sa Cebu, sa Bicol. Nakita natin doon yung naging problema nung nakaraang bagyo, Mr. Speaker, at talagang naghingi sila talaga ng ng repair, reconstruction ng kanilang mga buildings and rooms. Eh hindi ko naman po masagot, 'di ba? Alam niyo naman po 'yon, Mr. Speaker. So, kailangan siguro na ma-determine natin ano yung mga schools na nangangailangan ng rehab.
or repair. So what is the status or the utilization rate of 15 billion in 2023? Mr. Speaker, Your Honor, for the new construction of a building, the SAR has already been released and the implementation is ongoing under the Department of Public Works and Highways. Matano? For the repair of classroom, which implementation is under the Department of Education, a portion of SARO amount of the funds amounting to 1.8 billion has already a SARO, and the 3.1 billion is still awaiting for a SARO. Well, Mr. Speaker, yung utilization rate na yung utilization ng 15.604 billion ang na-utilize pa lang ay more than 100 billion waiting for the SARO. So, magkano po ba yung wini-wait natin na SARO? Kasama po ba ito, yung sa 1 billion? Kasi ngayon ay October na, di ba? In 2 days, in 2 or 3 days, October na. So, we are on the fourth quarter. Sir Speaker, Your Honor, with the amount I mentioned earlier on the already available SARO, a portion of that is ongoing, batch 1 is already ongoing procurement. And other projects are still subject to modification. But a portion of that is already being constructed and repaired, Mr. Speaker, Your Honor. Well, hindi po ako satisfied dun sa sagot, no? Ang sinasabi ko po, based dito sa 15 billion na ito, 1 billion yung, ano po ito, na ongoing ang construction. So meron tayong SARO na inaantay. Magkano po itong inaantay natin na SARO for the construction, replacement, and completion of the school buildings and repair po? So, yun po yung tanong ko, distinguished sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, for the allocation intended for the new construction, the SARO has been released already to the Department of Public Works and Highways for its implementation. And the procurement and implementation is ongoing, Mr. Speaker, Your Honor. Nalito po ako doon, Mr. Speaker. Ang nakalagay po dito na line item for GAA 2023 is construction, replacement, and completion of school buildings and textbook laboratories, installation or replacement of disability access facilities, construction of water and sanitation facilities, and site improvement. Hindi po, yun ang tinutukoy ko na sinasabi niyo, new building. So, iba po yan kasi nasa DPWH po yung pwede, yung pondo niyan. So, ito po yung mga rehabilitation and construction po ng mga iba pang mga facilities. Mr. Speaker, Your Honor, as I earlier mentioned, a portion of that amount has already a SARO and a portion of that is still awaiting for SARO. And those items with SARO are already being procured, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, in the interest of time, Mr. Speaker, can the distinguished sponsor submit to this representation the accurate report as regards to the utilization of this. Alam niyo na po ito, no? 15.604 billion. Ano po yung may SARO? Ano pa po yung natitira doon sa pondo? Kasi sa NEP, nakita niyo po yung NEP, 33.7755 billion po yung proposed. Okay? 33.75 yung proposed. Parang dinoble itong budget para sa rehabilitation. Kasi titignan natin dito, Mr. Speaker, pag-rational natin ang pagbibigay ng dagdag na pondo. Kung hindi naman ito na-absorb ng isang department o ng isang agency, so paano ba yon? Kasi alam natin, meron diyang policy and rules ang DBM. So kailangan gusto natin makita yan. At idagdag ko na rin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yung plano sa 2024 dito sa mga binabanggit natin construction, replacement, dahil meron po sa 2024 na net. Pwede rin po ba yung ibigay sa pinatawang ito at sa committee, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yes, we will comply and we will submit the data asked by Your Honor. Well, on the next, thank you, distinguished sponsor, Mr. Speaker. On the electrification of unenergized schools and modernization, electrical systems and on-grid schools, so in 2023, may budget tayong 503 million. In 2024, meron po tayong 1.2 billion. So, na-utilize na po ba itong 503? So, what is the status of utilization, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, out of
495 sites for electrification target for this year, 84 sites have been completed, 191 sites still ongoing, and 220 sites on various stages of procurement. Mr. Speaker. Just the same, can we have a written report on that, Mr. Speaker? Yes, we will comply, Mr. Speaker. Meron din dito ang construction of medium rise school building. Can you describe a medium rise school building, distinguished sponsor? Medium rise. Sir Speaker, Your Honor, medium rise building are those buildings with 5 to 12 stories. 5 to 12? 12 stories. Floors, stories. Okay. May 2 billion kasi dito, Mr. Speaker. Meron ding another proposal na 2 billion sa 2024. May I know the status of the 2023 budget for this, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, for 2023, there was no allocation for the medium rise. Only a proposal for 2024 amounting to 2 billion, Mr. Speaker, okay. Your Honor. Oh, nasa second. I should correct that. So meron kayong proposal na 2 billion. Saan po ito? Meron kayong detalye, Mr. Speaker? Sir Speaker, Your Honor, the proposal for a medium rise building will be intended for Pasig, Marikina, and Bacoor. Okay, thank you po. Meron din ditong mga program on SPED, on ALS, construction and repair rehabilitation replacement. Meron kasi tayong kapapasa na batas, Mr. Speaker. Alam ko, isa ang DepEd na dapat na mag-implement. Yung National Academy of Sports. So, meron bang nakalaang budget para dun sa National Academy of Sports? At saka yung isang batas din na inaipasa po natin, yung inclusive education. I mean, yung mga SPED area na gusto nating tayuan ng mga inclusive learning resource centers. May nababasa ko dito, 16 inclusive learning resources. Saan-saan po ito, Mr. Speaker? Anong mga lugar po itong 16? Mr. Speaker, Your Honor, for the other question of may nakalaan ba tayong proposal for school academy of sports. We have a proposal of 195,167,000 for 2024. Okay, thank you po kung merong nakalaang budget. Anyway, yung sinasabi pong 16 inclusive learning resource centers, ibigay na lang po sa akin yung report, Mr. Speaker, in the interest of time. Yes, we will comply, Mr. Speaker. Yung iba pa pong topic, Mr. Speaker, on the reiteration po ng mga complaints ng mga union repression or union paglabag doon sa karapatan ng ating mga teachers for union. So ni-raise ko na po ito sa Civil Service Commission at very positive po ang tugon ng Civil Service Commission Chair Chief Carlo Nograles. So ito po Region 6, hindi pa raw sila binibigyan ng DepEd Central ng authority to negotiate with the union. Region 7, walang sagot ang management at busy daw sila. 3 years itong nakabinbin. Region 11, nag-i-impose ng additional requirements ang DepEd para mag-proceed ng negotiation. This is second CNA na ng Region 11. So, binanggit ko na rin ito nung briefing, Mr. Speaker. Meron bang tayong update kaugnay nito, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, the department's stand on the CNA is that, one, the department is willing to negotiate with for the CNA. And for the regions being mentioned, for Region 6 and 7, the status now is the department is waiting for the request to negotiate and the proposed CNA. Yes, for Region 6 and 7. How about itong Region 11? For the Region 11, Mr. Speaker, na tatlong taon na nakabinbin yung CNA negotiation nila, na renegotiation na lang naman ito eh. Mr. Speaker, Your Honor, according to the records of the department, the department is still waiting for Act Region 11 to submit the list of its officials, which be part and be included in the proposed CNA. Officials? Sir. Officials po ba? I would like to... Yes, the updated list of officials of Act, Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Thank you po kasi ang kala ko inahanap ninyo yung listahan ng mga miyembro ng Act. So that is pinuna natin yan, that is a violation of
the right to organization of an individual. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, what they are waiting is the list of the officials of ACT because they form part of the party where they negotiate for the negotiation. Thank you, distinguished sponsor. Meron po rin tayong raise, no, yung service credit ng mga teachers natin. I know merong memo ang DepEd na hindi na lang nilimitahan sa 15 days. Pero i-monitor niyo na lang po yung ano, no, pag-implement on the ground. At may request din po sana ako na sana ay i-monetize. Bigyan ng karapatan naman yung mga teachers natin na just like the education support personnel, they can monetize the service credits at saka yung PVP. So ni-raise ko rin po ito sa civil service at si Chief Dograles po, ang sinasabi niya ay makikipag-usap siya sa DepEd. So tumawag na po ba ang ating chief ng CSC? Mr. Speaker, Your Honor, the department will study the said proposal and the discussion. There is already an ongoing discussion on the matter. Pati po yung yung rules natin on overtime pay. We take note of that, Mr. Speaker. Thank you po. Kasi ang mga teachers, nag-demand sila ng overtime pay during the pandemic. Hindi ito pinansin nung last administration. Hopefully, mapansin ito ng civil service in coordination with the Department of Education, Mr. Speaker. It's being studied already, Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Next po, yung Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project, yung TECEP. World Bank project ito na may 120 million US dollars total project cost. Last year, sinubukan ding pondohan ito ng 602.639 million, pero hindi ito pumasok sa DAA 2023. Though pumasok ito sa unprogrammed appropriation, yung request for that. So, it's now 680 plus million. So, ano po yung status po nito, Mr. Speaker? Sir Speaker, may I request for a few minute suspension? Before the chair suspension, I'd like to recommend, the chair would like to remind the gentlelady that she has 3 more minutes. Session suspended. Welcome to the Philippine Government News Channel. Here, we bring you the latest breaking news and current events in Philippine politics. Get exclusive access to speech and video clips of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as updates on Vice President Inday Sara Duterte. We strive to provide transparency and keep you informed about the Senate hearings and House of Representatives proceedings. Stay up to date with the political landscape of the Philippines by subscribing to our channel today. Don't miss out on important discussions and debates. Subscribe now.